Simula nga po mga idol nang umalis si Klay Thompson sa Golden State Warriors, tuluyan na nga pong nabuwag ang kanilang splash duo na nanguna sa kanilang team sa pagkuha ng kampeonato. Ngunit ayon sa sinabi ng isang analyst, hanggat nasa kanilang lineup pa rin si Stephen Curry, makakabuo at makakabuo pa rin sila ng bagong Splash Brothers. Sa katunayan, as of today, meron na nga silang nabuong Splash Duo version 2.0 sa pagtandem ni na Brandon Podziemski kay Stephen Curry. Ngayon nga pong wala na si Klay Thompson, mapapa sa kanya nga po lahat ng playing time. Mas marami rin naman nga silang gagawing play para sa kanya sa darating na laro. Mismong si Coach Steve Kerr nang nagsabi at nagpayo kay Podziemski, padamihin nito ang kanyang 3-point attempts. Gayong isa nga siya sa kanilang mga mapagkakatiwalaang key player na tutulong lalo kay Stephen Curry sa scoring. Samantala, ilang araw ang nakakalipas mula ng mag-request si Anthony Davis sa Los Angeles Lakers na gusto nga po niyang magkaroon ng kasamang big man. Agad nga itong tinupad ni Rob Pelinka matapos nilang kunin sa free agency market ang kanilang bagong 7'1" center na si Christian Coloco na mayroong 7'5" na haba ng braso, napakataas na vertical leap at mayroong malakas na katawan. Kaya sigurado nga pong hindi mahihirapan si Anthony Davis na makabalik sa kanyang orihinal na posisyon. Maging si LeBron James, sang-ayon at aprobado sa ganitong klaseng ideya dahil naniniwala siya na mas lalaki nga po lalo ang impact nito. Wala rin naman nga pong ibang power forward sa liga ang kilala niyang kayang makasabay kay Anthony Davis. Gayong bukod sa maliksi ito gumalaw, ay na-outsize rin naman nga nito ang lahat ng power forward na player. Kaya inaasahan magiging successful nga po ang bagong planong ito para sa kanilang superstar. At once na mangyari yan, sigurado nga pong mas lalong kakatakutan si Anthony Davis ng lahat ng kanilang makakatapat. Sa kabilang banda naman, dahil nga sunod-sunod ang nakakahiyang maagang pagkakalaglag ng Philadelphia 76ers, nitong mga nagdaang taon, napilitan nga po ang prangkisa na mag-all-in para makuha si Paul George at syempre makapag-compete sa kampeonato. Matapos nga po nilang kunin si Caleb Martin, PG-13, Eric Gordon at si Andre Drummond na ipangpapalibot kina Joel Embiid at Tyrese Maxey, isa nga sila sa may pinakamalalim na lineup para sa darating na bagong season. Kaya hindi na nakapagtataka bakit napakataas ng expectation sa kanila ng ESPN. Sa katunayan, inaasahan nga po nilang magkakaroon nito ng record na 52 wins, 30 losses bilang pangatlo sa Eastern Conference. Ngunit kung ang standing lang naman ang pag-uusapan, wala rin naman nga ditong problema ang Philadelphia, sadyang nagsisimula nga po ang kanilang problema sa playoffs na kung saan marami nga po ang nagtatamo ng injury o kung hindi naman nag-i-struggle ng husto ang kanilang shooting at siyang nagiging rason ng kanilang pagkatalo. So yun lamang mga idol ang ating bagong video na ating pinag-usapan ngayon dito. Once again, this is your J-Zone TV. Huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, pindutin ang notification bell sa aking channel para lagi kayo maging updated sa mga videos na pinapalabas ko. Isang malaking shoutout sa lahat mga idol. Maraming salamat po.